Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang paksa ng ating ebanghelyo, kausapin ang ating kapatid ng sarilinan kung siya ay nagkasala sa atin. Ito po ay isang ideal pinapangarap nating gawin. Pero mahirap, hindi confrontational ang mga Pilipino. Tinatago ang nararamdaman para maiwasan makapagsalita ng hindi magagandang bagay at makaiwas din sa mga pagtatalo at kung hahantong sa pisikalan, maaring makaiwas din. Ito po ang bahagi ng pakikisama nating mga Pilipino. Yung pagpapahalaga natin sa pakikitungo at sa relationship. Sige na lang, sama na lang ako. Kahit mahirap makisama. Pag nasaktan tayo ng mga kasamahan natin o ng kapamilya natin, saan natin idinadaan? Sa social media. Ano ba kasi ang ugat ng di pagkakaunawaan kadalasan, lalo na sa simbahan? Inggit. Kaya nga po ito ang nire-recommend akong gawin eh. Makinig po tayong lahat ha. Pag inggit, pikit. Pag pangit, huwag ka nang manlait. Pangit-pangit mo na nga eh. Pag di masaya sa buhay, huwag mandadamay. Tandaan, ang mga insecure ha, nakamamatay. So huwag tayong insecure. Yung iba, ang dami nang ang kaibigan, naiinggit pa sa kaibigan ng iba. So ano ngayon ang pinaka-effective gawin? Ipagdasal ang kaaway. Ito yung pinaka-mahalaga. We spend our time in prayer. May karma sa kanila. We don't spend our time in revenge. Sa paghihigante, walang naidudulot. Pag nakita mo, ay, andyan na naman yung mga bampira. Sabihin mo, wow, ang ganda ng kilay mo. Bagong ahit. Oh, ang ganda ng makeup mo, kumare. Uy, andyan na naman yung mga unggoy. Huwag mong sabihang unggoy. Kasi magre-reflect sa'yo yan. Sabihin mo, gumagwapo ka ngayon, brother. Ah. O, oh, diba? Hanggat maaari, iwas tayo sa gulo. Walang stress. At higit sa lahat, hindi tayo mahawaan ng kagaspangan nila. Hindi tayo mahawaan ng kagaspangan nila.